Hello guys, good evening ang lahat. Ayan po, magluluto tayo ng ito, tinapay, kubus, Arabic bread. Ito po ay cheese and egg. Paano natin gagawin? Tinatawag nyo na itong bread saba dito sa Middle East. Tuturo ko po kayo kung paano po gumawa. Kaya manood po kayo na sa ulit. Thank you! Hello guys! Ayan! Welcome back to my YouTube channel. This is my everything! Ayan po guys, magluluto tayo ng bread saba. Ayan. Ito yung kubus, yung cheese, and yung egg. Pagsasamahin po natin siya. Kaya po, manood po kayo hanggang huli. Ganito po yung gagawin natin guys. Ha? Ayan. Una po, yan. First, itong tinapay, ito yung kubus. Tapos, ilalagay natin yung cheese sa kubus. Ayan. Papalaman lang po natin. Papalaman tayo, guys. Ayan, dalawang cheese yan. Pagkatapos po, yan, pagpakit natin. And then after that, hiwain natin siya ng dalawa. Yan na po yan. May cheese na po siya sa loob, guys. Yan. And then, kuha tayo ng lagyan. Set aside muna natin. And then, ito naman po, dito naglalagay itlog. Ay, magbabati lang tayo ng itlog, guys. Siyempre, sa pagluluto ng itlog, lalagyan natin siya ng asin, tsaka ng paminta. Asin at paminta, guys. Kuha tayo. Yan, guys. Sinagyan ko na siya ng paminta, tsaka ng asin. Haluin lang natin. Yan. Ayan guys, magpainit tayo ng kawali. Hindi natin ipiprito itong tinapay. Ayan. Gumagawa rin ako ng tsaa para sa alaga ko. Kapag medyo mainit na yung kawali, saka natin lagyan ng langis. Medyo may konting tubig pa, kaya waiting tayo. Ayan guys, mainit na yung ano, yung ating lutuan. Lagyan natin ng langis. Konti lang. Ayan, konti lang yung lalagay natin. Konting langis lang, guys. Ayan. Ayan. Medyo painitin natin ng konti kapag medyo mainit na yung langis. Saka natin i-prepare yung tinapay. Tapos, saka po natin ilalagay ito. Ipasipas lang natin yan, guys. Tapos, balik ka rin natin. Yan. Pag medyo, ano na siya, toast, or medyo matigas din yung tinapay, saka natin lalagyan na itlog. Dami tayo na patoast lang natin ng konti yung tinapay.
yang kubus. Okay. Ayan guys, medyo toast na yung tinapay. Lagyan natin ng etlog. Yung etlog, lagyan natin. And after that, kalat lang natin yung itlong guys. Yan. Masarap yan yung medyo toast. Tapos balik-arin din natin. Toast lang natin ng konti yan guys. Mas masarap kasi kapag toast. Yan guys. Medyo kumukulo na rin yung tsaa natin. Yan. Ito naman po, chai halip. It's a breakfast ko ng aking alaga. Ayan. Ganyan lang. Toast-toast lang natin kasi mas gusto nila yung toast. Press lang natin para yung itlog ay ma-toast. Diba? Ganyan lang siya kasimple guys. It's very simple. Charot. Diba? Favorite ko ng alaga ko. Kahit everyday niya ito lang ang kainin. Okay na sa kanya. Tinapay. Ayan po. Medyo okay na siya. Luto na siya guys. Kasi gusto niya yung ganitong luto. Yung medyo toast talaga. Ayan. Diba? Nahilo na sa akin yung tinapay. Ayan. Tapos na. Tapos again natin dito sa pinggan. Tapos luto ulit tayo ng isa pa. Ngayon guys. Nilagyan ko ulit siya ng mantika. Tapos iyan ulit natin itong tinapay. Ipa-ikot-ikot lang natin. Hindi, i-ano natin. I-toast natin yung tinapay dito. Kasi mas masarap yung tinapay pag toast. Tapos lagyan mo ng itlog. Masarap siya, guys. Ang tawag po nila dito ay Bet Saba. Arabic, Bet Saba. Ang Saba sa Arabic is naligo. Kaya ang tawag ko dito ay tinapay na naligo sa itlog. What? Yung bet means egg. Kasi tingnan nyo nga naman, itong tinapay nandito, di ba? Tapos, kinitrito lang natin yung tinapay. After that, paliliguan naman natin siya ng itlog. Ganyan, di ba? Kaya tinawag na Bet Saba. Tama ko ang tawag sa iba nito, pero dito kasi sa Qatar, mga bata, Bet Saba. Kaya kung itatranslate mo siya sa Tagalog, tinapay na naligo sa itlog. Di ba? So, gusto niya talaga yung medyo toast. Liguan natin yung tinapay para sumarap at bumango. Lahat naman ng bagay kapag pinapaliguan, masarap yung bala. Oh, kayong green-minded dyan. Paano masabi? Sarap naman talaga, diba guys? Kapag bagong paligo. Itong tinapay, masarap siya kapag yung napaliguan na itlog. Toast-toast mo lang yan. Pinapress ko kasi guys, kasi yung sa iba, yung pinakaloob ng ano,
tinapay, hindi naluluto. Kaya ipipress mo siya. Tapos diba yung mga itlog niya, tingnan mo, ayun, hindi pa siya. Yung mga itlog niya. Yung itlog, I mean. Sorry naman, guys. Yan. Napakasimple lang ito, guys. Napakasimple. Makalat nga lang kasi tumatalsik siya pag binabaliktad mo. Yan. Yan, matatapos na siya, guys. Tapos yung tsa ako, ayan, oh, matatapos na rin. Sakto lang. Pagkatapos ng tinapay, tapos na rin yung tsa. Ito yung muesli na kinakain ng alaga ko. Favorite na talaga to, guys. Kahit di na siya kumain ng kanin. Ito lang, sapat na. Ayan na. Okay na to. Perfect na perfect. Yan, guys. Tapos na yung ating betsaba. Ito yung betsaba na tinatawag nila. Yan na po yun. Betsaba. Itlog na naligo sa or tinapay na naligo sa itlog. Yan po yung betsaba, guys. Ayan, guys. Tapos ko ng lutuin yung ng alaga. Tinapay niya. Ngayon naman, i-an natin siya. Babalot sa foil. Po tayo ng foil. Kasi para hindi siya hindi siya masyadong presentable. Yan, guys. Yan na, tapos na tayo. Tapos ngayon, guys, yung naman, yung kanyang tsaa. Okay na yung tsaa niya, eh. Guys, ito yung chai halip. Sali natin dito. Ibalik ko ulit para yung lasa niya. Tapos na ako magluto. Di ba ang bilis? Wala man lang 5 minutes siguro. Ayaw niya magpasara. Yan, okay na po. Tapos na ako magluto, guys. Salamat po sa panonood. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe my channel and paki-like na rin po and paki-share. Yan, thank you. And bye-bye po. Salamat po sa panonood. God bless you all. Thank you.